Hello, magandang hapon mga kachak. Meron po tayong mga bisita ngayon. Pagbigyan natin, Pastor. Okay. Napagawa ng sasakyan, Honda IDSi. So, magkakabit tayo ng fog light. Yung fog light na ito ay around 3,500 na. Magandang klase na yung mga kachak. So, kung saan natin ikakabit yung mga wirings, ito lang po, no? Sundan nyo lang ito para makita nyo. Una, alisin po na natin muna yung bumper mga kajak. So, ito. Dito yung mga tornilyo na yan. Inalis natin yan. So, ayun. Nilagay natin doon sa kabila para sa ganun ay ma-set up po natin na maayos. At makating po natin. Tignan nyo mga kajak. Sabay-bayan nyo ito. Yung ginagawa natin. So, yung pag-wiring, kung saan natin ilalagay yung mga wire. So, actually mga kajak, yung ating tinatawag na biniling fog light may kasama ng relay, kasama ng switch, so set na yun mga kajak. Minsan pagka no, may mabibili rin kayo may kasama instruction kung paano ikakabit lahat, pero anyway ito yung ginawa natin. Inuuna muna natin yung wiring nya, yung switch sa loob ng dashboard, tapos yung mga wiring nya kung saan natin ilulusot. At yung bumper naman nasa kabila para sa ganun ay makakating natin. Kasi yung bumper nito mga kajak, hindi po siya clip type yung pag light na aalisin mo lang tapos kakabitan mo na agad. Pero ito ay kinakating po natin. Ayan, kung mapapansin nyo sa kabila mga kajak, ayun, tinitignan natin kung paano natin mailalagay yung fog light. So, i-cut natin yan. Gamit lang tayo ng cutter, makapal na cutter o ano man pwede. Pwede rin lagaring bakal basta at matanggal po natin yung pinaka-cover ng pag-light. Ayan, sinusukan natin mga kajak. Ito mga kajak, silipin natin yung bumper na kinakat natin. Ito mga kajak yung nakat na natin. So, isusukan natin dyan mamaya kung pasok na ba yung tinatawag na fog light. Ayan to, hindi pa. So, ayan, ikakat nyo mga kajak na gamit ang ating tinatawag na cutter blade. So, dito naman sa wiring mga kajak. So, pakita ko saan natin nilusot, no? Ito, ayan, nilusot. Doon po sa, may rubber po dyan sa bandang dulo doon. Ayun, doon, no? Ilulusot natin yung wire doon para makakuha tayo ng tamang pwesto. So, mga kajak, mag-ingat lang para hindi mahugot yung ating wire. Make sure na maayos ang pagkakapulupot natin, matibay, no? Para hindi po basta-basta matatanggal. Ayan, pagtitignan nyo, matibay, kahit nahilain, no? Matibay ang mga kajak. So, ayusin natin, tapos lagyan natin ng electric tape para maayos. Para hindi basta-basta nahugot mga kajak, no? Minsan pagka, hindi natin napapansin, nahugot yung mga yan, eh. So anyway, subaybayan nyo pa mga kajak yung ating mga ginagawa. At hindi ko na masyadong na i-detail lahat mga kajak kasi busy rin tayo dahil maraming pinapagawa yung ating kaibigan. So sabay-sabay yung mga ginagawa. So hindi na ako makapag video, no? So anyway, tinutok ko na lang ito yung camera sa mga kasama natin. Ayan, kung mapapansin nyo mga kajak, ayan, sinusukat na natin yung fog light na ikakabit natin kasi nakating na nila yung ating mga kasama din. Ayan, sinusukat na at ini-install na maayos. May clip naman yan pero kailangan nyo pa ng bracket ng konti para ma-fix, no? So, hindi ko na rin masyado na i-detail mga kajak. Ayan, so nilalagay na natin yung kanyang fog light. At maya-maya maikakabit na natin kasi nakaready na yung mga wire natin dito na nakalaylay para sa fog light. So yan po ay ipa-plug lang yan, no? Ayan. So mapapansin nyo, ayan, lalagyan ng bracket na maayos para hindi siya kakalas mga kajak. Ano po,
So ayan, sundan nyo lang mga kajak, maya maya makikita na natin na maikabit na natin yan. So mapapansin nyo mga kajak, medyo all set na tayo, at kukunin na natin yung tinatawag na bumper para mailagay na natin. So ayan mga kajak, so, mapapansin nyo yung bumper na yan, kakabit na natin, nakafix na yan yung ating tinatawag na fog light. So ibabalik na natin. So may mga clip lang yan mga kajak, yung tinatawag na bumper natin, no? Madali lang naman syang baklasin, masisilip nyo yan. So sa pagbabaklas mga kajak, huwag lang basta hila ng hila, silipin maigi, no? Kung may tornilyo, may nakakapit pa, so okay naman, naka-clip type lang naman to mga to, pero may tornilyo yan sa mga gilid, sa may bumper, no? Dun sa may fender pala, sa may fender may mga tornilyo yan. So ikakabit na natin. Mapapansin nyo mga kajak, nilagay na natin yung mga wire nya sa fog light. Sinaksak na natin para matesting natin kung ilaw. So ayan, tinesting natin na yan, o tinis naman natin, at umiilaw naman siya mga kajak. Ayan, dahil natis na natin at okay naman na mga kajak, so ikakabit na natin, ibabalik na natin. Ayan. So ang ganda, ang ganda na nung ano, nung fog light na nalagyan, yung tinatawag na Honda IDSi. Ayan mga kajak. So mag-ingat lang sa pagbabalik mga kajak, no? Kailangan ng katuwang, kung may katuwang kayo. Pag mag-isa, gawa nyo na lang ng para na patungan para hindi kayo mahirapan, kasi mas maganda may dalawa kayo para mas mabilis maikabit. Ayan, may mga clip lang yung mga kajak. So ingat lang maigi. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang fog light, medyo lalong gumanda na yung sasakyan. Ayan mga kajak, ayan, may mga clip lang yan. Ayan, tulak nila na maayos para mag-clip siya. So balik na natin yung mga tornilyo mga kajak. Ingatan lang natin, huwag bagasgasan yung sasakyan natin, yung pintura, para wala na tayong problema, no? Ayan, pagka nagbalik tayo, ingatan lang natin maigi yung mga ginagawa natin. So ayan mga kajak, testingin na natin kung iilaw. Ayan, maganda. Ayun, umiilaw na mga kajak. So maganda na, maganda nang tignan yung ating tinatawag na fog light, no? So hindi ko na maikot yung camera natin mga kajak, pasensya na, dahil medyo in-steady ko lang yung camera, kasi may ginagawa din ako na iba. Pinipinturahan ko naman yung kanya mga caliper, so hindi ko na rin na-vlog. Pero anyway, hopefully makapag-upload pa ako ng mga ginagawa natin. So ayan mga kajak, okay na yung paglight. Pagkatas mga kajak, sana may natutunan tayo sa paggawa ng paglight, no? Sana nasundan nyo, no? Anyway, marami tayo kasi ginagawa, kaya hindi natin magawa lahat, matutukan. Marami natin ginagawa. Ngayon lang mga kajak, God bless po.